Umalma at nagpaliwanag ang dating Deputy Chief for Operations ng PNP sa pagdawit sa kanya sa umano'y cover-up sa isang malaking drug raid. Sa gitna ito ng patuloy na pananahimik ng hepe ng pambansang pulisya na isinasangkot din sa gusot. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Apat na araw na ang lumipas mula ng ibunyag ni DILG Secretary Benhur Abalos ang umano'y cover-up kaugnay ng pinakamalaking umanong drug raid nitong Oktubre kung saan 990 kilos ng shabu ang nasabat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita sa issue si PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. Nadadawit ang pangalan ni Asurin sa kontrobersya matapos sabihin ni PNP Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Narciso Domingo na may clearance niya ang kanilang plano na itago muna sana ang 990 kilos na drug bust at ang pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo dahil meron pang follow-up operation. Inasahan ang pagharap ni PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. sa media kaninang umaga dito sa Camp Crame, pero biglang hindi natuloy. Sabi ng Public Information Office ng PNP, sa Lunes na lang daw magsasalita si Asurin. Ang nagsalita kaninang umaga, si Lieutenant General Benjamin Santos Jr., ang dating Deputy Chief for Operations ng PNP at isa sa mga isinasangkot ni Abalos sa umano'y cover-up. Inalmahan niya ang mga pahayag ni Abalos na aniyay dumungi sa kanyang pangalan. I've already been judged in the court of public opinion by reason of pronouncement of the SILG. The name that I built for more than 32 years was smeared. All due to a simple appearance in CCTV footage that has no context or even weight in the proper fora. Ayon kay Santos, si Asurin ang nag-utos sa kanyang pumunta sa crime scene noong October 8 dahil may malaking huli ang mga anti-illegal drug operatives ng PNP. The initial reporting of the drug haul was 600 kilos and only after my careful examination it was determined that the shabu was in fact close to a ton. Mula lang dumating hanggang makaalis, wala raw kaalam-alam si Santos na may naaresto palang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG na si Master Sergeant Mayo. Nalaman niya lang daw na may sangkot na pulis nang mag-inspeksyon sa crime scene. Nung tinignan ko yung maliit na bolt, nakita ko yung ID ni Mayo. Oh, sabi ko, ito na to. Nasaan to? Hulihin nyo to. Pailan nyo ng kaso to, inquest nyo to. Siyempre, may mga katabi ka naman dun, sir, di ba? Wala nagsabi na, sir, actually arestado natin yan. Pero taliwas sa naunang pahayag ni Domingo, itinanggi ni Santos na may clearance nila ni Asurin ang planong itago muna ang resulta ng operasyon at pagkaka-aresto kay Mayo dahil merong ikinakasang follow-up operation. Now, if you look back now, pagtitingnan mo look back, ang sinasabi ko nga, it's the call of the ground commander. Parang sinasabi ko nga sa inyo eh, decision ng ground commander yon. Whatever na sabihin ng mga boss dyan. Noong Pebrero pa naalis sa pwesto bilang Deputy Chief for Operations si Santos, matapos ipag-utos ni Asurin ang pagbalasa sa mga opisyal ng PNP. Dahil dito, sabi ni Santos, hindi niya raw alam kung maghahain pa siya ng leave of absence batay sa utos ni Abalos. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kaugnay sa pag-alma ni Lieutenant General Benjamin Santos Jr. sa anyay pagdungis ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang pangalan, sinabi ni Secretary Abalos na nababahala siyang maraming tanong sa issue ang hindi masagot ni Santos. Posibilidad niya itong makaapekto sa kaso kaugnay ng nakuhang 990 kilos ng shabu sa drug bust noong nakaraang taon. Pinanindigan din ng kalihim na kailangang mag-imbestiga ng NAPOLCOM at habang nagpapatuloy yan ay dapat munang mag-leave of absence si Santos. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.